Yun, na-accidente ako last year. Ano nangyari sa aksidente ako sa motor, tapos sumampas yung ulo ko, paa. Tapos nabali yung dito ko. So akala ko, kung hindi ako naka-helmet, siguro dead na. Nako po, oo, oh, oo. Oh. Kasi ano, prone doon eh. Prone so, ang aksidente sa motor doon. Sa motor dahil syempre ma ano no, mabukangin yung ano. Oo. Oh, oh. Umaga sa inyong lahat. Sa episode natin ngayong araw, ang guest natin ay walang iba kundi si June Sabayton o mas kilala sa pangalan na Bayaw. Si Bayaw ay isang komedyante, artista, direktor at photographer, artist. Marami itong ginagawa si June eh. At kaya tayo nandito ngayon para alamin kung ano ba yung mga bagay na ginagawa niya, paano siya nagsimula at ano yung mababahagi niya sa atin na kaalaman mula nang nagsimula siya sa pag-aartista hanggang ngayon. At narinig ko nandito daw siya sa tapat ng isang simbahan. Punta na natin si Bayaw! Bayaw! Nagkita rin tayo after years. Kumusta Bayaw? Bayaw. Yo. Peace bump lang tayo. Yo. All right, ayos lang, ayos lang. Okay, so nandito tayo ngayon kasama natin si Bayaw. At i-interview na natin tong taong to at malaman natin kung sino ba talaga si Bayaw, ha? Ayun oh. Ayun. So, kailangan ko na mask with social distancing. Oh sige, oh, meron naman eh. Okay. Ang guest natin nandito na si Bayaw, okay? At ang gagawin natin ay alamin ba natin kung anong meron ba kay Bayaw at bakit ba siya tinawag na Bayaw at sino ba talaga si June Sabayton? Tatanda ko lang ba? Para malaman na natin talaga ang kwento behind the question, okay? Yeah. Game, simula na tayo. Okay. Yeah. Okay. Ano tayo? Kunyay, para hindi tayo... Yan, yan. Ayan ha. Social distancing yan ha. Okay, swak. Ano tayo ng angulo natin doon sa'yo? Oo, di ba? Ayan, naka-social distancing po kami. At tayo. Oo. Yan. Edwin, para saan ba itong ginagawa mo? Actually, ano to eh, tol eh. May mga tao kasi akong kilala na matagal ko nang iniisip, ano ba talaga ang pagkatao ng mga taong ito na nakilala ko? Ano bang meron sila at nakarating sila sa ganitong klase ng trabaho? Ngayon, curious din ako sa iyo eh. Sige, ibang-ibang din yung mga ginagawa mo eh. Oh. Ako eh. Ano ba tong taong to? Sino ba si Edwin? Ito kasing ginagawa namin. Per episode, nag-i-interview kami ng mga tao na interesante yung ikukwento. Wala itong status, mataas ka, mababa, gitna, kahit ano, kahit sino. Basta meron kang pwedeng ikwento na interesante, makikinig kami. Parang social media lang, kahit yes. Status. Yes, oo, walang problema, kahit sino. Ngayon bro, ang problema, ngayon dahil sa sinabi mo, may naisip ako eh. Oo. Kasi walang mag-i-interview sa akin, paano pag ako na? Yan. Baka pwede na ikaw yan. Ito, may mga kasama natin ngayon si Edwin. Ako muna. Okay, ganito po. Dwin, sanay lang ha. Hindi ako sanay na ako yung ini-interview kasi ako yung mag-interview eh. Pero papasalamat ako. Isang tropa yung mag-aano sa akin ngayon, mag-i-interview. Kaya medyo nakakaba, no? Ayun. Okay, so ganito, June. May marami kasi akong katanungan. Siguro yung mga tao na nanonood nito, nagtataka na rin sila. Sino ba talaga si June Sabayton? Ano bang nag-udyok sa kanya para maging si Bayaw? Ayun. Yan ang mga tanong eh. Saan ba nag-originate itong idea niya na Bayaw? Kasi alam mo tayo, yung trabaho kasi natin, napakahirap sa matatandaan ka ng tao na ikaw yun. Basta si Bayaw, kilala niyo na yun si June Sabayton. Ngayon, bro, gusto lang namin marinig. Ano ba yung, sa ka ba nagsimula talaga? Ano ba itong kwento sa likod ni Bayaw? Ayan. At ready na kami makinig, okay? Yeah, para doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ano? Ako po talaga si Jericho Rosales. Ako po si... Eko, kumusta? Eko. Yeah, para doon sa mga hindi talaga nakakalam, no? Ako po si June Sabayton. Ako po ay pinanganak sa Cebu at the age of, I think, mga 12 years old. Saka kami lumipat dito sa Manila, no? So sakto-sakto din. Ayan, dito tayo ngayon sa simbahan ng ano, no? Santo Niño de Cebu, pero nasa Luzon. Ayan. Ah, okay. So
So ito yung simbahan sa Cebu, ganito rin. Ito yung itsura, oh, yung kumbaga parang replica siya, no. So, okay. Pinanganak ako sa Cebu, ano? Anak ako ng isang kapitan sa barko. Tapos anak din ako ng parang alternative na teacher ng religion at ang parang ano din, no? Parang barangay organizer din, no? Kung anong mga pa-event doon sa mga barangay o doon sa community niya. Yung nanay ko at isang hardcore din na parang Catholic charismatic din. So, yun. Lumipat kami dito sa ano, sa Manila. Tapos sa unang salang namin, dahil andun yung kamag-anak ng Hermas ko sa Tondo, at doon din yung mga hanap buhay ng nanay ko at yun. Sa Tondo kami unang... Ah, batang Tondo ka pala! Batang Tondo ko. Sa Tondo kami unang bumagsak. At bata pa lang ako, yun, na-expose na agad ako doon sa Don Bosco Youth Center. Ooh! So, sa Don Bosco Youth Center, ayun, maraming mga activities doon. So, parang maaga pa lang, namulat na kami doon sa arts and culture. Magtuturo ng mga katikista at saka ng mga pare at saka ng mga brother. So, sa murang edad, nag-radio play kami. Magawa kami ng mga play. Ano pa ba? Yun, medyo, ano na, parang namulat ka ng mas maaga doon sa art din. No? Dahil sa binibigay ng, ano, ng... So, as early as, ilan taon ka? 12 years old, no? 12 years old. 12 years old. So, parang exposed na rin ako. Tapos, sports. Tapos, yun, yung mga ibang klase din yung Bosco niyan. Eh. Maganda yung, ano, ng Don Bosco, eh, no? Tapos, syempre, Tondo yon, iba-iba yung ano nyo, iba-iba yung nakakasalamuha mo, no? Mayaman, mahirap. Pinakamahirap. So, yun yung ano, no? Yun yung kinalakihan namin doon, no? Yun, nandun yung ano, nandun yung food chain. Kumbaga parang, nasa, yung pupunta rin yung nasa pinakamataas na tao na nasa taas ng food chain, no, yung mga negosyante, nandoon din yung mga may-ari ng mga vapor, ng mga barko, doon. Ano? Andoon din yung mga sa pinakamababa. So, kasi doon bagsakan lahat ng mga foods, trade doon. Trade doon. Sa Tondo, no. Tapos Jun, anong edad ka or anong year ka nagsimula pumasok sa larangan ng showbiz? Ano yung nag-udyok sa'yo na? Graduate ako. Nag-aral ako ng college. Galing ako ng liberal arts, tapos psychology. Magulo yung college ko, eh. Psychology ako, tapos bumalik ulit ako ng communication arts. Yung sa liberal arts, na college of liberal arts. Tapos, parang boring yung ano namin, school namin, eh. Tapos, during sa pila na may naging kaibigan ako, sa pila ng registration, parang kailangan naming mag-shift. So may nakapila ako doon, may naging kaibigan ako doon. Si Odyssey Flores. Si Odyssey. Yung cameraman. Isa sa pinakamayaman na cinematographer ng Pilipinas. Odyssey Flores. Nagsundo kami na parang, ay, tol, parang itim yung kuko niya, eh. Parang yung time na yon, 90s. Kakaiba yung kuko niya, eh. Oo, naka-cutex na itim. Ganun yan, 90s. Ganyan yan. Nanood ka ba ng Metallica? Oo, ganun. Nanood ka ba ng Metallica? Ganun yan. Ako sa punk, eh. Yun, na parang naging magkaklase kami, tapos lagi kaming magkasama. Tapos yung parents niya pala ay nasa pelikula na. Nasa LVN na, tsaka nasa yung mother niya ay makeup artist na sa commercial. Yung father niya ay production manager o producer sa pelikula. Ah, okay. So yun, parang gano'n. Tapos parang buring na buring kami sa eskwelahan namin. So, yun, sa labas kami tumatambay hanggang sa parang naimbitahan niya ako sa Mobile Fan Film Institute. Tapos yung nag-Mobile Fan Film Institute ako, pero hindi kasi ako tumambay sa mga schools, eh. Hindi ako tumambay sa school namin. Tumambay ako sa mga PUP. So marami ako naging kaibigan. Mas matagal pa akong tumambay sa PUP tsaka UP kaysa sa school mo. Kaya namin ay tago natin sa pangalang Centro Escolar. Parang baduy na baduy talaga ako. Parang shit, ano to? O, pasok lang kami para ipasa, no? Tapos one time, yung kaklase ko nga si Odyssey, yung kaibigan ko si Odyssey Flores,
parang na pinakamayaman na cinematographer sa buong Pilipinas. Hindi ko na mapapanood. Nakatrabaho ko sa isa kay brillante sa pelikula. So, parang bumagsak kami sa film theory, nagmowelpad kami. Tapos dinimanda niya yung teacher namin, parang ano naman ah, parang nanay ko, ano, babagsak mo ako sa film theory, basta nagpa-practice pa nga ako. Parang may ganoon kwento si Odyssey Flores. So yun nga, nagmowelpad kami, tapos doon na nahasa, no? Doon na nahasa yung sa arts, no? Tsaka maliban doon, bata pa lang ako, parang fan na ako ng, ano, ng weird, no? Weird stuff, ng parang maganda, no? Parang mga bizarre na, na mga bagay. Oh, one of a kind ba, gano'n? Oo, kasi pag sa tundo ka, parang ano eh, isang malaking art community siya agad eh. Parang katulad sa inyo, sa San Andres Bukid. San Andres, di ba? May magaling na agad sumayo dyan, may magaling na agad na mag-drawing, magpinta. Andun lahat eh, no? Tapos doon nagsisimula palagi kung ano yung uso na pinipick up ng television. No? So parang, eh, gano'n naman yung community natin eh, na pagkalingan natin na Edwin eh, di ba? So, tagal mo sa industriya, kailan mo nabuo yung pangalan na Bayaw? Paano ka nagsimula dyan? Nag-mobile kami ni Odyssey. At sumasama ako sa mga productions din ng mga tropa. Nakilala ko sila Ramon Bautista, sila Tado, sila R.A. Rivera. Sa isang malaking art community. Mm-hmm. No? Tapos, yun, active ako sa art talaga, sa punk, saka sa art. So doon, may maliit pa lang yung art community noon. May mga nagbabanda, nanonood kami. May mga nagpo-poetry reading, pinupuntahan namin. Mga nagpipimay exhibit, pinupuntahan namin. Tapos, fast forward, may bagong tinayong stasyon ng television noon, ang NU107, yung ANTV. Tapos NU107 ako po, 90s to ah. 90s to, so may ginawa kaming TV show na buti naman si Quark ay siyempre parang tropa din na ano, gumawa kami ng Strange Brew. Kami si Tado yung ano namin, ako nasa likod ng camera ako. Parang segment producer. So yun. Fast forward. Tagal ako nagtrabaho sa television, sa commercial, patalastas, sa kung saan pwedeng kumita. At the same time, ay nag-i-enjoy ka doon sa ginagawa mo. Fast forward, around 2009-2010, rumarakit na ako sa TV5 as editor. Tapos 2010, may bagong show si Lourdes de Vera. Ang director ay si R.A. Rivera, yung lupet yata yun, 2011, parang gano'n yata. Tapos, hindi pwede si, ano, no, si R.A. nun. So parang, pwede bang ikaw muna mag-shoot alternate director? Ganun, kasi nag-direct naman ako sa mga iba-ibang station na rin. Sabi ni R.A., ikaw muna pumalik sa akin. So yun, yung unang, ano, yung lupet, ako yung nag-direct, no? Pasabog kami ng yung mga parang bomba na parang pang-effects, no? So parang napansin kami nung kakaiba tong mga to, ha? So, kinatagalan, parang nakuha din ako sa TV5 as director, as behind the scene. Tapos wala nang walang budget, so kami na lang din yung umaarte-arte. Tapos, yun, 2013, may ginawa kaming, madalas kasi nagiinuman kami, no? Bago kami kumuha ng content, di ba? Parang sabi nga nila, the greatest form of art is drinking beer with your friends. Your friends. Kasi may nabubuo kayo talaga. Tapos, parang pinag-usapan lang namin na sa election time noon, 2013, na ano kaya kung magkano kaya yung paggawa ng commercial, ng election campaign. Mahal yun, di ba? Parang ganun yung pinag-uusapan namin. So sige, subukan natin kaya gumawa ng election campaign. So doon namin nabuo si Bayaw. So, yung Bayaw na persona, yung Congressman Bayaw, dahil sa gumawa kami ng party list na parang bagong alyansang ayaw sa walang hiya. So doon nabuo yun. Ah, okay. So, tapos parang nakilala siya sa internet. Pero syempre, nung time na yon yung mga boss namin parang, okay, sikat sa internet pero hindi nagre-rate. Parang wala pa silang rating pa lang yung iniisip nila. Hindi, ito na yon. Ito na yung bago. YouTube. Mas mabilis siya, ganyan. So, okay naman. Kinatagalan, eh, natanggap din naman. So, sumikat siya. Tapos, 2016,
parang syempre pasiklaban yung mga estasyon ng ano ano ng election time, presidential election time. Oh, ito 'yung gawin natin, parang para kakaiba. Pasiklaban ng election na ano 'yan eh, coverage 'yan. So naisip ng mga executive na ito, meron tayong ginawa dati yung Bayo, Congressman Bayo. Pwede natin patakbuhin na ng presidente. So doon nagsimula 'yon. Pero bago pa 'yon, meron kaming palabas na wasak. Yung nag-i-interview lang kami nila Lord. So may mga segment kami. Tapos ayaw naming i-address yung mga tao ng mga kapatid o mga kapamilya. So ano alternative sa kapatid, kapamilya, kapuso, di mga bayaw. Kasi yung 90s, yung bayaw, naging uso rin, magkaibigan tayo, may maganda kang... Kapatid, bayaw! Lokohin mo. Bayaw, gano'n yan eh. Bayaw! Patalo naman sa inyo, bayaw. Bayaw agad eh, no? So, in-address namin sa wasak yung salitang, yung bayaw. Mga bayaw, mga hipag. Galing, oh. Bakit mga kapatid lang at saka kapamilya? Kapamilya mo rin bayaw, naman at kapatid mo rin naman yung mga bayaw at, at hipag. So, yun, doon nabuo yung bayaw, no? Bayaw. Pero yung bayaw na persona talaga, doon na si Congressman Bayaw, ay masamang tao talaga siya. Kasi masamang politiko yung pinaportray niya. Pero hindi ako yung bayaw. Kumbaga kami yung bayaw na nabuo noon. Kumbaga sa akin lang napunta na ikaw si bayaw. So, hindi na naalis mula nung 2013, nung ano na... Pag nakikita ka na bayaw. Tayo, magkasama tayo, diba? 2013 yun natin. Yung kayo, yung sa Mumbai lang. Mumbai lang, 2014, 15, ganyan. Oo, ganun yan eh. Galing. So, ayun yung ano. Pero kung tatanungin ulit ako sino si Jun Sabayton at saan nagsimula si Jun Sabayton, ako po ay Tubong Cebu na kalahati ng buhay ko ay 7 taon ay nasa Tondo at buong buhay ko ay nasa nakapaloob yung buhay ko sa art scene, no? Sa music, sa painting, sa teatro, sa lahat man. No? May isa pa akong tanong pala, Jun. Yung pag-aartista ba ilang porsyento ng buhay mo ito na masasabi mong ito talaga yung nasa... Saan tayo ng kwento, Edwin? And behind the scene. Sa kakulitan, saka walang ng budget, parang tayo-tayo na lang din yung nagiging... Kaya ka... Ganun din sa akin eh. Akala na taga-chatro ako, hindi po. Pero sa akin kasi talagang parang gusto kong mag-artista. Natural na tapos, tayo, na-tempo lang, extra lang ako, tapos akala na taga-chatro ako. Kasi kasama ko si Ronnie Lazaro. Yon, pero... tapos wala na. Sige na, ayun. Actually, dahil doon, aksidente, kaya naging tinuloy-tuloy ko na. Ngayon, yung sa'yo, ang gusto kong malaman ng tao, kung tatanungin ka ba, para kasing medyo... Hindi ko pinili na maging artista. Gusto kong maging artista. Mas gusto ko yung sa behind the scene. Nahihiya ako talaga, mababa yung self-esteem ko sa ganyan. Pero dahil sa mga tropa na nandun, sila Tato, sila RA, sila Lord, parang sige na. Magkukupot lang na. Peer pressure. Pero yun. Kumbaga, andyan na, sige, tsaka andun ka rin naman eh. Kumbaga, parang ano yan eh. Si Edo Manzano lang yan eh. Writers dati si Edo Manzano. Sila Agbayani. Marami naman. Okay. Sila Alex Calleja, mga writer yan sa... Sa akin naman, anong nangyari, baligtad. Gusto ko talaga mag-artista, napupunta ako sa likod ng camera. Baligtad! Kaya sabi ko, ayoko na! Parang hirap na lang ako mag-artista. Ganun, kumbaga, ang baligtad sa atin, ang kapareho natin, pareho tayong napagkamalan. Pero, ako naman, gusto ko mapagkamalan ako artista, pero hindi. Pero artista ka eh, daming mga... Hanggang sa yun, ako ganun din, marami na rin na opportunity. Ngayon, Jun, ano yung may babahagi mo sa amin na experience mo sa ginagawa mo mula na nagsimula ka hanggang ngayon, hindi mo talaga makakalimutan sa tanang buhay mo? Alam mo, madami yan eh, no? Madami yan, no? Yung parang hindi mo akalain nga na parang may kilala ka, no? Pero... bukod kasi doon sa yung nagta-talent ako sa harap ng camera at bukod din sa likod ng camera ay nagtatrabaho ko sa likod ng camera.
ang isa talaga sa ginagawa ko ay parang full-time ano talaga ako, ano, artist tsaka advocate, no, ng human rights at tsaka ng yung sa kapaligiran, no, at tsaka syempre ng alternative education, no. Parang ang hindi ko makakalimutan siguro labas doon sa pagiging yung actor, no, ay yung may ginawa kaming last year. Parang pumunta kami sa Siargao para magbigay ng magpalabas ng mga maiksing pelikula at magle-lecture lang tungkol sa kung ano man, tungkol sa arts. Tapos yun, na-aksidente ako last year. Oo, ano nangyari sa aksidente ako sa motor, tapos sumampas yung ulo ko, paa. Tapos nabali yung lito ko. So akala ko kung hindi ako naka-helmet, siguro dead na. Nakapo, oo, oo. Kasi ano, prone doon eh. Prone ang aksidente sa motor doon. Sa motor dahil syempre ma ano no, mabukangin yung ano. Oo. Basta mahabang kwento kung paano nangyari yung bakit ako na aksidente. Pero sa buong career ko, no, kasi kahit naman wala ako sa likod ng camera at kahit wala ako sa harap ng camera, kino-consider ko pa rin trabaho yung pagpunta sa mga probinsya para magpalabas sa mga maiksing pelikula, mag-lecture tungkol sa art, at mag-lecture tungkol sa environment, no, na dapat alagaan natin to. Bakit mahalaga yung mga karapatang pagtao. So, yun yung hindi ko makakalimutan na nung pumunta kami para magkaroon ng alternative, magbigay ng lecture, alternative education sa mga tao at sa community at magpa-film showing, na-aksidente ako dun sa... Ilang araw kang na-confine or ilang araw kang tumagal sa ospital? Ano rin agad eh, matindi yung nangyari doon eh. Pagka-aksidente ko, pumunta kami sa ospital. Yung ospital, ospital doon, luma yun eh, oo. Parang dinala ako doon sa Surigao. Umuulan, mga bagyo, akala ko doon ako mamamatay kasi talagang sinukong namin yung dagat eh. Mga ilang oras hanggang sa Surigao. Ah, nagdagat na, tawid-dagat na kayo. Mga bagyo, kumikid flat po, tsaka akala ko mamamatay na ako. So yun, yun yung nangyari hanggang sa Surigao, first aid ulit hanggang sa nakabalik ka lang naman nila. So yun, yun siguro yung pinaka-recent pero marami pang ano eh, marami pang mga hindi makakalimutan mga pangyayari. In terms of ano, John, in terms of trabaho, ano yung, meron ka bang parang, ito ibang klaseng aksidente, yung tipong... Gusto mo masaya, ganyan? Hindi, yung tipong... Tipong kagaya yung in-interview kong isa, gusto niya lang mag-exercise kasama yung anak niya kasi tumatanda na siya eh. Pucha, biglang naging, nagtayo na siya ng boxing club. Hanggang naging, ano na siya, commentator, analyst. Hindi niya talaga, hindi talaga doon siya papunta. So, say, meron ka bang ganong may issue? Ako, yun nga, dahil walang budget yung production, at kami-kami lang din yung nag-aartista doon sa... Patay-tayo, magawa tayo ng mga short film. Parang bigla ka na lang na parang... Ikaw na yung pinagawa. Ikaw na yung ano, ikaw na yung shimish. Oo nga, no. Tapos kasi sila Lord, sila ano, hindi naman sila nag-aartista talaga eh. Puro hosting lang sila eh. Ikaw lang talaga yung nakikita ko na parang pambato nila eh. Pambato ka lagi, nakahubad lagi, nakashot lang. Ano, aksidente yun, yung mga ganyan. Oo, oh, ano lang pala yun. Lang kami na, ano. Style Jackass style na, di ba? Na, kumbaga, masaya ka lang, shoot tayo, parang gano'n. Parang yung, di ba, sa mga pag-estudyante ka, kayo-kayo lang din yung artista. Nagiging ganyan din, no? So, masaya din na parang, hanggang sa naging member pa ako ng actor ngayon, yung League of Filipino Actors. Shout-out sa mga taga-actor. Member ka na ngayon nun pala, no? So, parang na-invite din tayo. So, nakakatawa din na parang, yung mga dati mong hinahangaan, kasama mo na ngayon, nakausap mo na rin, ganyan. So, okay naman din. Tapos, Jun, bago natin matapos tong interview natin sa'yo, ano yung pwede mong ibahagi sa mga nanonood ngayon para matandaan kanila na ayan si Jun Sabayton, bukod sa bayaw? Paano ko gusto maalala ng mga tao? Paano mo ba gusto maalala ka ng mga tao? Parang simple lang, no? Parang... maliban sa pagiging aktor, ako yung isang artist din, no? Artist na sana maalala ko ng mga tao na artist na pinaglalaban yung ano, no, yung
maging maayos yung kapaligiran, yung kalikasan. Kasi ini-enjoy ko yun eh. So sana, pag nawala ako, ma-enjoy din ng mga susunod na generation. So, yun, gusto kong maalala na parang pinaglalaban natin yung ano, no? Yung kapaligiran, yung kalikasan, at saka yung karapatang pagtao. Kasi parang hindi lang naman natatapos na nag-i-entertain ka rin eh. Dapat may responsibilidad ka rin doon sa paligid mo, sa kinakausap mo, sa kinukommunicate mo. Diba? Hindi lang naman yung parang kailangan mo lang magpatawa. Parang gano'n, no? So, siguro yun, no? Parang, para sa mga lahat ng mga nanonood, this, mahirap maging mabuting tao, pero pilitin natin na magpakabuti. Ayun, so ayan po ang ating kwentuhan kasama si Bayaw dun sa Baiton. At tama naman yung sinasabi niya na lahat tayo kasi, tayo-tayo lang din yung gagamit nung mundo na to. Ingatan natin. Kaya tayo nagre-react. Bakit ganyan? Dapat hindi ganyan. Gusto ko lang enjoyin to eh. Ingatan natin. Diba? Meron nga pala. Gusto mo lang ng safe. No? Gusto mo lang na makapaligo ng masarap. Tama, oo. Kapat ka nagre-react dun sa pinuputol yung puno. Oo, tama. Magkakasama pa tayo, may gagawin kasi ako, pero isasama ko na to dito. Meron akong balak ita yung parang ikaw, may True Manila, di ba? Meron pa akong isang gagawin dyan, ito for the near future na to. Magtatayo ako ng isang plant bank kung saan libre, kukuha ka ng halaman, itanim mo. Libre, hindi mo kailangan bumili. Alam mo bakit? Kasi sa Maynila, binibili yung halaman. Hindi, dito. Sige, kunin mo, itanim mo. Alam mo, nung pandemic, hindi alam ng mga tao na pwede kang kumuha ng seeds sa barangay. Ah, ganun ba? Kasama yun sa... Oo, kasi nga, marami nagtatanim eh. Oo, kasama siya na parang kuha ka ng mga seeds na pwede mong itanim. Ah, okay yun ah. Hindi ko alam yun ah. So... Ayan, para sa naman tayong ginagawa, Edwin, bukod sa pag-artista, bukod sa pagiging artista at sa likod ng camera, may advocacy din na kaming ginagawa ni Edwin. Si Edwin ay yung sa True Manila at ako naman ay sa environment, no? Oo, okay yan. Environment ako. Ano nga, kaya ako lumipat ng General Trias. Dahil eto na, nature na ako. Back to nature na ako. Kasi hirap na ako magtanim sa amin eh. Pero tumubo na lahat ng tinanim ko. As in, puno na. At tapos lahat yung mga pangalan ko, si nag-donate, taga-Australia, taga... May mga ganun. Ngayon, time naman, puno na yung itanim mo. Puno na talaga. Oo, gusto ko yung puno, kung saan kakukuha ng puno. Actually, yung iba kasi dun, wala, natatanggal din. Anyway, so yan po, mga bayaw, mga hipag, okay? Paano mo ba ina-address yung Katrung Manila? Paano mo ba sila ina-address? Wala, hindi ko pa alam eh. Katrung Manila, wala pa akong nagagamit eh. Ganda. So, marami pong salamat sa panonood nyo. Huwag nyo pong kalimutan i-share tong video na to. At mga bayaw, huwag nyo kalilimutan. At mga hipag, subscribe. Ano ba yung mag- paki-subscribe na rin po at click nyo yung notification bell. At marami pa po kaming i-share na kwento ng mga iba't ibang klaseng kakwentuhan nating kaibigan na makakapagbigay sa atin ng idea kung paano ba sila nabuhay at ano ba ang ano bang ginawa nila, bakit sila napunta sa kinatatayuan nila ngayon. So salamat po sa inyo ha. Simple lang naman yan eh. Ano, maiksi lang ang buhay. Napaka-cliche, di ba? Pero enjoyin mo. Yes, enjoy lang. So enjoy po.